walang ilaw, patay yung ignition. Halimbawa, bubuksan mo yung pinto galing sa labas. Ang ilaw na siya. Hello, good day. So, meron nakapanood ng video natin regarding sa pag-install ng foot lamp, ano? So, nag-request siya na possible daw ba na iilaw lang yung foot lamp pagka ino-open yung pinto. Sabi ko, pwede naman, no? Kasi tinry niya daw na ganun yung gawin, no? Tinap niya yung isang wire dun sa door pin. Ito yung door pin, no? Itong rubber na to, door pin to. Parang switch light yan, no? Kung nakikita nyo, napipindot yan. Pagka sinarado nyo yung pinto nyo, mapipindot siya. Ibig sabihin nun, naka-off yung pinaka pin switch nyo. Pagka binuksan nyo yung pinto, aangat siya. Ayan naman yun pagka naka-on yung door pin nyo. So, ganun yung ginawa niya, no? Doon niya tinap dun sa pin switch yung pinaka-line niya. Ang problema lang kasi sa Gen 2, yung apat na door pin switch magkakahiwalay yan, no? So pagka nagtap ka doon sa isang pin lang, ang mangyayari, gagana lang siya pagka yung pinto lang na yon yung binuksan mo. Pero pagka inopen mo pa yung ibang pinto, hindi iilaw, no? Kasi separated nga sila. Sabi niya meron daw bang way na pagka tinap daw yung pinaka foot lamp niya, kahit saan pinto mo buksan, iilaw. Sabi ko meron naman. So parang ang gusto niyang gawin, parang welcome light, ano? Na every time na bubuksan niya yung pinto, iilaw yung pinaka foot lamp niya kahit na hindi pa naka-on yung ignition. So halimbawa gabi, pagbukas mo ng pinto, iilaw siya, at least di ka mahihirapan. Unlike dito sa foot lamp natin, nagagana lang to, kailangan naka-on yung pinaka-ignition. Kasi pagka pinatay mo yung pinaka-ignition, hindi gagana yan. So halimbawa gabi, papasok ka, hindi mo makikita yung pinaka dadaanan mo. Unless, i-open mo itong dome light mo. I-set mo doon sa naka-door. Every time na bukas yung door, iilaw yan. So, ngayon, gagawin na natin kung paano yung procedure na yun, no? Ito, not necessarily kailangan foot lamp yung bilin nyo. Kung gusto nyo, yung LED module yung bilin nyo, pwede din. Tapos, kayo nang bahala kung saan nyo gustong ilagay yung pinaka-LED module nyo. Pwede naman na pagapangin nyo rin dito sa ilalim, no? Parang yung ginawa natin sa foot lamp. Basta, ang gagawin nyo, yung pinaka-end palagi ng terminal nyo, dito dapat banda, no? Kasi i-coconnect natin dun sa wire na nandito sa may panel. So, kung halimbawa naman, foot lamp ang binili nyo, hindi kasi pwede to, no? So, kailangan nyo bumili ng barrel jack. No? Hindi ko lang sigurado kung anong size nito, 2.1 hata itong barrel jack na to. Kasi yung pinaka-module ng foot lamp natin, barrel jack yung ginagamit doon. So, need na natin tanggalin ngayon itong charger, no? Kasi yan, no? Kasi ito, pagka kumunek ka dito sa pinaka-cigarette socket, gagana lang yan pagka naka-on na yung ignition. Or pagka naka-on yung ACC mo. Pero, kahit na ito, isaksak mo to dito, tapos pindutin mo pa yan, hindi mag-on yung ilaw na yun pagka binuksan mo yung pinto, no? So ngayon, simulan na natin kung paano yung kailangan gawin, no? So una, papalitan ko muna yung pinaka-nakalagay dun sa module kasi ang nakalagay pa dun is itong charger, no? So ito yung ipapalit natin. By the way, ito is demo purposes lang. Hindi ko intention na ito na yung gamitin ko, no? Although plano ko naman gumawa ng welcome light na every time na bubuksan mo yung pinto, iilaw siya. Pero ang plano ko, LED module yung gagamitin, hindi itong foot lamp. Kasi gusto ko, kahit na nakasarado yung pinto, once na inon ko yung pinaka foot lamp, iilaw pa rin siya. So parang ang gusto ko, bumili ako ng separate na LED module para doon. Pero since nawala pa akong available na LED module, dito muna natin gagawin, no? Dito sa foot lamp na ginawa natin. So
kailangan nyo ng ganito. Yun na, kabit na natin ha. Ito siya, no? So ito, hindi ko na muna iwa-wire to ng ano, no, ng malinis, kasi hindi naman ito yung intention kong gamitin na welcome light sa sasakyan. Ituturo ko lang kung paano yung wiring na pwede nyong gawin. So ang gawin nyo ngayon, buksan nyo itong pinto, kasi dito tayo magtatap. Need nyo muna itong tanggalin. Kagaya ng sinasabi ko before, ito, susungkitin nyo lang to, tapos pwede nyo na yung hilahin pababa. Yan, kagaya dun sa isang video na ginawa ko dun sa pag-install ng dashcam, ito palagi, dapat to, hindi na to nakasabit dito sa may rubber. Yan, tapos yan, pwede nyo nang hilahin yan, ano. Yan, matanggal na natin, no. Medyo against the light yung galawan natin, hindi makita masyado. So from dun sa last video natin na binuksan ko to dun sa pag-install ng dashcam, no, medyo inayos ko pa siya. Even yung wire dito, no, dito ko na siya siniptay sa may bakal para mas malinis talaga. Tapos pinagdikit ko yung wire nung GPS ko, pati yung wire nung dashcam ko. So, ang need yung gawin, itong pinaka-wire nyo. Bali, pagka nag-wire pala kayo, no, mas maganda magkaiba yung kulay ng wire. Wala lang ako available na wire, no. Ito lang yung nakita kong spare na wire. So, parehas blue, pero kung titignan nyo, yung pinaka-wire talaga na ginagamit ko, magkaiba, black and white. Pero ito kasi yung available ngayon, no. Parang ayoko naman mag-cut dun sa bagong wire ko para lang dito sa demonstration na to. So, ang gagawin nyo ngayon, agapan kayo dito. Yan, packet dito. So, kung gusto nyo makita kung paano magpagapang dyan, panoorin nyo yung video natin tungkol dun sa pag-install ng dashcam. Siguro, lagay ko na lang yung link sa baba. Tapos, ito yung ina-aim natin. Yan. Itong socket na to, no? Madali naman to, pindutin nyo lang to. Doon sa ibabaw ng wire. By the way, para sa akin, ano, hindi ako okay doon sa parang sinusuk-suk-suk-suk lang yung pinaka-terminal, ano. Yung ibang ginagawa, hinuhugot yung pinaka-terminal ng socket tapos ibubuhol yung wire, no. Sa akin, parang hindi okay yung ganun, no. Baka along the way mahugot kasi.
Kaya ako, pagka nag-splice ako, talagang splice talaga. Kumbaga binabalatan ko talaga yung pinaka wire. Tinatap ko yung pinaka kinakabit kong accessories. Pero ito, demonstration purposes lang. Ngayon, tingnan natin kung gagana, no? Yan. Para lang mapagbigyan natin yung isa doon sa mga nag-request sa atin. So ngayon, no? Demonstration purposes na tayo. Ang gawin natin, patayin natin ngayon yung ignition. Yan. So yan, no? Walang ilaw. Patay yung ignition. Halimbawa, bubuksan mo yung pinto galing sa labas. Yan. Ilaw na siya. Sarado na din. Ang kinaganda dyan, ano, may delay siya bago mamatay. Dahil nakatap siya dito sa may pinaka dome light natin. Kung maalala nyo, once na itong pinaka switch nilipat nyo dito sa door, hindi naman agad yan namamatay, ano? Yan, lipat natin sa door. Once na binuksan nyo yung pinto, iilaw yan. Ibig sabihin nakabukas yung pinto. Yan. Tapos, ilaw din yun doon sa baba. Pagka sinaran nyo, hindi mo na mamamatay yung nasa baba. Ito rin hindi. Pagka ito namatay, mamamatay na rin yung sa baba. Sabay sila. Kasi yung pinaka-wiring nung welcome light natin, doon natin tinap sa may wiring ng dome light. Yan o, wala na. So buksan ulit natin. Umilaw. Umilaw. Close ko. Yan. Wala na. Nawala na rin. Buksan natin. Diba? Kung nakatulong sa inyo itong video na to, like, share, and subscribe, and hit nyo na rin yung notification bell. Salamat!